Masayang pinangunahan ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church ang Health and Bible Seminar na isinagawa sa ikalawang purok ng kanilang barangay. Ang nasabing seminar ay kasunod ng nauna nang pangangaral at paglilingkod na isinagawa ng simbahan sa Barangay San Miguel at bahagi ng pagsulong ng kanilang gawain sa siyudad ng San Pablo, Laguna. Si Michelle Sara ang may hatid ng balitang may pag-asa. Isang pangaral ang muling isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church dito sa Purok 2 ng Barangay San Bartolome, San Pablo City, Laguna bilang bahagi ng Health and Bible Seminar ng Naturang Iglesia. Ang nasabing pangangaral ay isinagawa sa loob ng 5 araw mula August 7 hanggang 11, kung saan ang bawat kapatiran ng San Bartolome ay kinakitaan ng kasipagan at kasiyahan sa pakikibahagi sa paglilingkod na ito. So napakahalaga po ng pakikisangkot ng ating iglesia sa ganitong gawain sapagkat ang ating mga kapatid ay hindi lamang nakakakilala ng ibang mga kaibigan kundi nagkakaroon sila ng bahagi sa napakagandang gawain ito ng iglesia kung saan lalong sumisigla ang mga kapatid na nakikilahok kaya napakaganda ng bawat kasapi ng iglesia ay maging kasangkot ng ganitong napakagandang gawain. Bawat araw ay nagkaroon ng pagtuturo sa mga bata ng mga awitin at kwentong mula sa Biblia na pinungunahan ng mga kabataan. Kasunod nito ay ang pagbabahagi ng mga leksyon patungkol sa malusog at masayang pamumuhay at mga leksyon sa Biblia na pinungunahan naman ng District Pastor ng Metro San Pablo II na si Pastor Erickson Rigor. Ang atin pong layunin kaya tayo nagkaroon ng ganitong pag-aaral ay upang maibahagi sa atin pong mga kaibigan, ang kaalaman tungkol sa kalusugan, lalong higit sa mga payo ng ating Panginoon upang mamuhay sila ng masaya at malusog. Isang magandang pagkakataon nito na malaman nila ang mga mahalagang bagay na ang Diyos ang siyang nagsalita upang masunod nila at makapamuhay sila ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. At malaking tulong din ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maisakabuhayan ang lahat ng kanilang napapakinggan gabi-gabi. Masaya po dahil marami akong natutunan tulad dun sa mga pagkain, kung anong nararapat sa atin, tapos yung sa araw ng pahinga, dapat laging tumawag sa Panginoon para tayo ay laging maging malasog at masigla. Bagaman ang pangangaral ay naisagawa sa kaunting panahon lamang, hindi pa doon nagtatapos ang gawain sa nasabing lugar dahil ipagpapatuloy ng mga kapatiran ng San Bartolome ang pag-aalaga sa mga dumalo upang lalo pang yumabong ang kaalaman na naitanim sa kanilang mga puso't isipan. Mula rito sa Barangay San Bartolome, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle C. Sara para sa Hope Today and PUC News.